Isa pong magandang araw sa inyong lahat, mga ka-quarantine. Yan, magandang pagbati. Ito po si Bishop Juni na nag-aanyaya sa inyong lahat. Sa isa pong oras o dalawa, hindi ko humasagot sa inyo kung ilan, depende sa takbo ng isip ko, ng panahon ng pagninilay po. Isang Lenten recollection or retreat, kung gusto nyo tawagin, para ho sa panahong ito ng Kwaresma, may kaunti ho tayo mga bagay na mapapag-isipan at mapapagdasalan. At ang nais ko sana ay lahat kayo anyayahan sa oras na ito na isang oras ng pagninilay at panalangin. Kaya simulan po muna natin ng isang dasal. Ano po? Huwag nating laging kalilimutan na lagi tayong nasa presensya ng ating Panginoong may kapal. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, kayo po ang may likha ng langit at lupa. Sa inyo po ang lahat ng bagay at lahat ng biyaya. Kaya nga't kami po ngayong ay lumalapit muli sa inyo upang sa gitna ng lahat ng aming mga karanasan, kami po'y muli ninyong biyayaan. Sa gitna ng mga biyaya, sana po kami makapagpasalamat sa inyo. Sa gitna ng mga pagsubok, nawa kami po'y magtiwalang higit sa inyo. Sa panahon ng aming pong pagtatanong, sana po'y makatanggap kami ng gabay at mga sagot ninyo. Ang lahat po ng biyayang ito ngayon ay aming inilalapit sa inyong kabutihang walang hanggan, sa pamamagitan ng inyong mahal na anak na aming Panginoong Jesucristong sa amin nagligtas, at sa Espiritu Santong laging sa amin gumagabay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Ina, na mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, ang pagbati po ni Bishop Juni sa inyong lahat na ngayon ay nakikiisa sa magiging pagninilay nating ito. At hayaan ninyo po, simulan ko din ito sa pamamagitan ng isang pagbasa mula sa Bible para maintindihan natin yung magiging title natin para sa ating recollection na ito at pagninilay. Hinango po kay San Marcos, Kabanata 4, mga talata 38 hanggang 40. Mark 4, verses 38 to 40. Jesus was inside the boat, sleeping with his head on a pillow. The followers went and woke him. They said, "Teacher, don't you care about us? We are going to drown." Jesus stood up and gave a command to the wind and the water. He said, "Quiet, be still." Then the wind stopped, and the lake became calm. He said to his followers, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Ito po ang gospel na ito, ang pinagkunan ko ng ating magiging pinaka-title ng ating pong pagninilay ngayon. At ang title ko nga pong inilagay ay Natutulog Ga ang Diyos. Uy, bakit ga? Kasi po si Bishop ay Batanggenyo. At wag ho kayo mag-alala, mamaya sa katapusan ng ating pagninilay, makikita ninyo yung sagot ay naroon din sa tanong. At sa Batanggenyo, normal na normal ho yun na yung tanong ay pwede ding isagot. Natutulog ga ang Diyos. At sa totoo lamang po sa karanasan natin ngayon, with the end of 2019 and the start of 2020, valid na valid po itong tanong na ito, natutulog ga ang Diyos? Ang dami po, ano? Lindol, bagyo, tapos ito pa, meron tayo ngayong pagputok ng bulkan. Kaming mga Batanggenyo, nakaranas ng pagputok ng bulkan. Tapos ngayon nga, ay itong karanasan ng COVID-19 virus. So, siguro, ang gandang tanong natin lagi, ano? Ano nangyari? Where is God? Nasaan ang Diyos? Hindi pa ba sapat ang lahat ng panalangin natin? Bakit parang hindi tayo napapakinggan? Hindi kaya tanong din natin ito, gusto nga ba ng Diyos na tayo ganito? Dumaan sa pagdurusa, sa pagsubok? O hinahaya lang niyang mangyari ang mga ito? Nariyan pa baga ang Diyos? Ika nga namin. O natutulog baga siya? Mga kapatid, hindi kaya absented God ang meron tayo? So ang gandang mga tanong ano, sa panahong katulad nito. At may sagot naman po eh. And even God Himself answers us with these questions. Ang tanong nga ay, what does God say
about suffering. At meron naman pong Diyos na sinabi talaga. Nasa Bible po. If you want, meron pong tatlong main na sagot tungkol sa tanong, does God want us to suffer? Or what is God's answer to the question, why is there suffering? Bakit merong pagdurusa? Bakit may mga ganitong tribulations, pagsubok? May tatlo pong pangunahing sagot akong nakita. Ewan ko, baka mas marami pa nga po eh. Pero nasa inyo po, ako, tatlo ang napangunahing kong nakita. Ano yun? Una, itong napapagdaan ng mga pagsubok, pagdurusa, ay bunga, consequence. Isang, maaaring, pwede na rin nating tawagin parang parusa eh. Pero more than a punishment, it is a consequence, bunga ng kasalanan. Ikalwa, suffering is a path to holiness. Mamaya po, makikita natin na sa Bible, nagsasalita na ito palang mga pagdurusa, pagsubok sa buhay, ay daan din ng kabanalan. Isang pamamaraan para lalong lumapit ang tao sa Diyos. Pwedeng tawagin purification. At ang ikatlo, sa Bible din po, ang suffering is explained as an expiation. Isa pong pag-aalay para sa iba. Isa pong pagtitiis para sa iba. Yung bang pagliligtas na gagawin ng isang tao, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Okay po, ito po yung tatlo. At ito yung ating pagninilayan. So simulan na po muna natin yung first one, suffering as a consequence. At napakaganda po, para gusto nating, para nating maintindihan ito, is that we go back first to the realization of what was before sin. Ano nga bang meron bago pa tayo magkasalang mga tao? And if you want, we can go to Genesis chapter 1 hanggang chapter 2. What is this all about? It is about creation. Naran po yung narrative ng kwento, ng pagkalikha, ng sandaigdigan at ng tao. At napakaganda po, if we go back to this, there were two basic characteristics in creation. Ang una, everything was good. Ang ikalwa, everything was in order. Well, malinaw po yan kasi ang Diyos naman natin, Diyos na mabuti. At dahil Diyos na mabuti, lahat ng nililikha niya, siyempre, edi mabuti din. At siya'y paulit-ulit na binabanggit sa unang bahagi ng kwento tungkol sa pagkalikha ng lahat. Kaya nga po, kung titingnan natin, this was the reality of everything that was created by God. Lahat mabuti at maayos. No? Naalala ko nga po yung text sa akin ng isa namin kasama dito sa amin sa chancery na tanong kung bakit daw ang kalabaw ay walang pakpak. No? Napakaganda nga naman yung tanong na yun. Bakit? Ba't nga baga? No, bakit ang mata natin nasa dito? Bakit hindi na lang ang kamay ang may mata? O di ba? Ang sarap. Pagka ang mga kamay natin may mata, pagsisilip kayo, tataas mo lamang o meron kang titingnan. Hindi mo na kailangan ano. Pero bakit nariyan? So ang laging parang lumalabas, may mga tanong tayo pero may paliwanag naman eh. Ba't nga ba walang pakpak ang kalabaw? O ang elepante? Well, isipin nyo nga naman, kung sila may pakpak at ikay nadapuan, kawaawa naman tayo. So ang dami, kung kamay natin ang may sabi nga may mata, edi ang hirap maghugas ano, ng kamay. Lagi tayong nasisilam. So everything has an explanation, the world in its order, because God was a God who knew what He was doing. So ito yung katotohanan. Tapos, hindi pa tapos doon. The second reality of creation was in the midst of all the created things of God. God decided to put as apex of His creation ang tao. Rurok ng lahat ng nilikha ng Diyos ay ang tao. At dalawang pangunahing dahilan, because God created man in His own image and in His own likeness. Yan po tayo mga tao. Kakaiba po ang tao. Ang tao sa lahat ng nilikha siya lamang, pwedeng sabihin, kamukha at kawangis ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito lahat ng nilikha ay walang vestige of God. Meron po. Napapansin natin sa sang nilikha ang katotohanan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, yung goodness and order, yun ay pagpapahayag na rin ang katotohanan ng Diyos eh. Pag ikaw nga ay nasa kalikasan, parang ang payapa ng kalooban kasi yan ay paglapit sa Diyos. Pwes ang tao, meron pang higit pa. Ano yun? Yung kanyang pagiging kamukha at kawangis. At
mainly, these two realities fall into two characteristics na tayo lamang tao talaga ang meron. What is that? Rationality. At ang second, free will. Ito po tayong mga tao. Merong kakayanang mag-isip. Nang higit pa kaysa sa anumang hayop. Merong sinasabing may mga hayop na very intelligent. Totoo yun. But they do not possess the same capacity of man for reason or rational thinking at logical thinking. No? Yun na lang mga jokes. Tao lang ang may kakayanan ng jokes. No? Kasama niyan yung free will. No? Sabi ko nga, kahit yung mga pinakamatatalinong hayop, minsan, nangingibabaw pa rin yung instinct nila. No? Tayong tao, nalalampasan pa natin yan, kahit medyo mahirap din. Ano? Tayo lamang tao ang gutom, kahit gutom na, ay hindi pa nakain. Bakit? Diet. Okay, di ba naisipin yun? Nakakita na ba kayo ng hayop na nag-diet? Or nag-fasting? Ewan ko. Tayong tao, ginagawa natin for different reasons. Di ba? Kasi we are free. We can decide for ourselves. Ito yung apex ng creation. At di lang doon natapos. Ang tao, sa gitna ng katotohanan niyang ito, pinagkatiwalaan pa ng Diyos. In the narrative, sa kanya ibinigay yung kakayanang pangalanan. At sinasabi nga, kapag ikaw ay may kakayanang pangalanan ng isang bagay o isang tao, ang lumalabas doon parang ikay nangingibabaw doon. Pero more than that, men or man was given this charge by God. Ano yun? To be the stewards of creation. Tagapangalaga. No, iba't iba ang paliwanag nila diyan. Pero yun na lang. Tagapangalaga ng lahat ng nilikha ng Diyos. Ay, kung ito yung katotohanan ng tao, everything was good and in order, man was the apex, nasaan ang suffering? Wala pa. Bakit? Kasi kaya ang tawag doon sa unang state was a state of paradise. Lugar nga ba yun o karanasan lamang? Pues, hindi bali na. Mahalaga, ang tao noon ay nasa paraiso because of the existing goodness and order of things. Yun yung katotohanan ng tao. So, ano nangyari? Ano nangyari at bakit may suffering? Kaya, papasok na tayo sa unang katotohanan that it is a consequence. So, alam na natin. Genesis chapter 3. Pasok ang kwento ng alin. Temptation and sin. Kasalanan po. At alam naman natin, medyo may qualitative distinction yun. No? Ang temptation, although sila yung magkakabit in order, but temptation is still not sin, while sin is the decision made after a temptation. Okay na yun, hindi na natin para ipaliwanag yun. Pero ang pupuntahan natin, ano ang nangyari nang magkasala ang unang tao? Three consequences po ang naibunga ng unang kasalanan. Why? Because it is a disobedience to God's will. No, alam naman natin ang kwento no, na may ipinagbawal lahat para sa tao. Pero ipinagbawal ang alin? Ang kumain ng bunga ng isa lamang puno. Sa dami ng puno siguro sa paraiso, iisa ang ipinagbawal ng Diyos. Ewan ko, hindi ko na para pasukin kung anong puno yun. Talaga nga bang puno yun? Basta ang mahalaga, may iniutos ang Diyos. At ang kasalanan ay ang pagsuway sa utos na yun. At tatlo po ang naging consequences. Ang first consequence, which others would say is the reason behind sin, lagay na rin natin siya bilang bunga ng kasalanan. Siya yung dahilan, siya na rin yung bunga, is, alam niyo kung ano? Pride. Kapalaluan. This is the first consequence of sin. And what is really pride if not yung self-autonomy na ano, kasi yung unang state ng tao, nating mga tao, siguro sa paraiso nga, is ang nangingibabaw ay kaayusan at kabutihan dahil sa Diyos. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. Dahil ang nasusunod ay ang batas ng Diyos. Natural law, yung physics na tawag natin, is a law below the eternal law, the divine law. So, kalooban ng Diyos ang dahilan ng lahat ng kaayusan. Eh, ano nangyari? Yun yung dahilan. Anong ginawa ng tao? Ang tao nagdesisyong maging siya mismo ang batayan na ng magiging kaayusan. Knowledge was, in a certain way, divine. Why? Because yung kaalaman ng tao ay nakabase sa ipinapahayag sa kanya ng Diyos.
yung ginagawa niya, his actions were also divine in a certain way. Kaya nga siya ay kamukha at kawangis ng Diyos sapagkat ang ginagawa niya isang ayon sa kalooban ng Diyos ng kabutihan at kaayusan. Ay ngayon, ano nangyari sa kasalanan? Ang nangibabaw na ay ang gusto ng tao. Yung sarili ng tao. Nagkaroon ng tinatawag na self-autonomy na. Now the center is not anymore God or the reason of things, but it is now man's self. Yung gusto niya, yung iniisip niya. At kung iisipin nating lahat, hindi po ba pride really is a consequence? Kaya nga pala tayo mga tao, ang hirap maging mali ano? Kasi lahat halos tayo gusto natin tayo ang tama. And in fact, in arguments, mapapansin mo, yung dalawang nag-aaway, parehong tama, ano? Mapapatawa ka naman. Ay, ba't nag-aaway? Pareho pala naman tama. Ah, kasi iba ang pagtingin nila sa kanilang pagiging tama. Tama ako, tama ka. Sang-ayon sa iyo. Well, basically pride. What is the second consequence of sin para sa tao? If we look at the readings in Genesis chapter 3, ang ikalawang consequence nito is fear and embarrassment. Takot at pagkahiya. Kasi, or shame kung gusto ninyo. Kasi pag pinagbalikan natin, di ba yung hinahanap ng Diyos, si Adan at si Eva? Pero sa paghahanap, para silang nagtatago. At ang tanong, ba't kayo nagtatago? Ang sagot naman ay, kasi po natatakot kami sa iyo. Tapos sinabi, alam po namin kasing kami ay walang saplot. So pumasok na yung katotohanan ng takot at yung katotohanan ng hiya. Shame or embarrassment. Shame na lang. Kasi bakit? Eh, noong una naman, before sin, kung maisip ninyo, ano pa ikatatakot ng tao? He was under the protection of God. He was in paradise. Everything was in good and in order. Ano mang hayop, hindi ka matatakot, nakakagating ka. Pangyayari, lahat mangyayari sang-ayon sa gusto ng Diyos na hindi mapapalagay sa panganib ang tao. Pero, ito na, pumasok ang kasalanan. At hindi dahil may nangyari ng masama, ha? Kundi tingnan ninyo, nauna na ang pakiramdam ng tao may mangyayari sa kanyang masama. Kaya siya natakot. And for the first time, man felt shame. Pagkaya. Lagi ko nga sinasabi sa mga tao, tingnan ninyo yung pagka-inosente ang tao, pag sinilang ang bata, walang damit, ano, walang saplot, walang epek. Okay na okay sa bata, nakakita na buba tayo ng batang pagkasilang ay nagatakip, hindi ho nagtatakip ang bata. Because there is so much innocence still in that little creature na hindi para sabihin kakahiya. At ang bata, it doesn't matter kung anong itsura nila sa totoo lang. Pag lumalaki lang, nagkakaproblema na tayo. Kung matangos ang ilong, kung hindi, maitim ba ako, maputi. Pero maliit, hindi naman problema yun ha. And yet, tingnan ninyo, why? Pumasok yung shame. Yung sinasabing baduy, mga kapatid, yun yung nangyayari lang. Pag nagkakaroon na tayo ng isip, tingnan ninyo, ang naibunga sa atin ng kasalanan, yung hiya at takot sa mundo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga tao eh, the more we let fear overcome us, the more fears we really have overcoming us in our lives, the more it is evident that God is far from us. Kasi yun yung karanasan eh, sa unang sabihin natin kasalanan ng tao. Ang ibabaw ang takot. And it is also a very clear sign na pagdami ng takot sa buhay ng tao, yun yung pagtanda na malayo pa talaga tayo sa Diyos. Ganun din yung pagkahiya na may ganito ba ako o wala. Kaya laging we pursue for things of this world because we feel shame if we don't have them. And yet, sa tingin mo ba, sa mata ng Diyos, ganun kahalaga sila? Mamaya, pag nilaya natin yan. No? Ikatlo, the consequence of sin. The third consequence of sin is punishment. No? Sabi doon sa pagbasa ay sila'y pinalayas. No? At mula noon ay may nakabantay na sa paraiso. Ano nga ba yung parusa talagang sinasabi? What is really the punishment in the first sin? Ako ang tingin ko po, since paradise is a situation of goodness and order, punishment now is what? Yung chaos. Yung pagkawala, o hindi man pagkawala, kundi yung pagkakaroon na.
ng hindi pagkakaayos ng mga karanasan ng tao. Doon na pinag-usapan yung hapdi, yung kailangan mo nang mag-araro ng lupa para kumain. So nagkaroon na ng karanasan ng ano, ng disorder. Natuloy, magiging karanasan mo yung suffering. So kung titingnan natin, yung mga karanasan ito is bunga ng kasalanan ng tao. So kung titingnan natin mga kapatid, suffering, tribulations, trials, basically it is a consequence. Maaring pwede nating tawaging parusa eh, pero hindi na lamang basta parusa. It is a consequence. It is a chastisement. It is a relation between our weakness and our humanity. So talagang magiging karanasan na natin yan, natural. No, hindi na bilang isang parusa, kundi naging natural na tuloy sa atin na tayo ay makaramdam ng mga ganito. Makaramdam ng takot, makaramdam ng hiya, makaramdam ng pagod, makaramdam ng sakit or sakit. Lahat ito, bunga nitong unang karanasan ng tao. Pero hindi po doon natatapos. Why? Because sufferings, tribulations, and trials is not just only about a consequence, or it is not only a consequence brought about by our sins. Mapapansin ninyo, talagang ang Diyos sa iba eh. Bakit? Even in Genesis chapter 3, meron ng bago agad about suffering. Ano yun? May pangako na ang Diyos. Ano yung pangako? Yung lahi mo at lahi ng babae ay maglalaban. Ito'y sinasabi sa Ahas. At aapakan ng babae yung ulo ng Ahas. Maraming sasabi sa Proto-Evangelion na sinasabing pangako ng katotohanan ni Mama Mary bilang ina ng tagapagligtas. Well, anyways, maraming diskusyon, hindi ko na para pasukin. Pero, ang malinaw, merong isa pang ipinasok ang Panginoon. Ano yun? In spite of the experience of sin and suffering, mayroon pang palang ibang katotohanan itong karanasang ito. At dyan tayo papasok ngayon sa pangalawang katotohanan ng sufferings, ng trials. Ano yun? In the Bible, it also speaks of sufferings as something more than just a consequence. It is also a path to holiness. Kabanalan po. Ang galing nitong relationship ng suffering at kabanalan. Why? Kasi nga, doon sa pagbagsak ng tao, meron na ngayong pangangailangan tayo for purification. And in a certain way, ang isang malinaw sa Bible, even sufferings ay pwedeng gamitin ng tao at ng Diyos para ano? Para lumalim ang kabanalan ng tao. Para ang tao mapalapit sa Diyos. No? Para muling maibalik niya yung pagkilala niya sa Diyos. Magaling ito. No? And there are a lot of examples in the Bible. Kung gusto niyo pasukin na lang natin eh, yung buong libro ni Job or ni Job. No, hindi si Steve Jobs, ha? Si Job of the Bible. No? Kung saan, ang kwento ay napakasimple. Isang matuwid na tao, mabuting tao po ito, ha? Biniyaan ng Diyos, maayos ang pamumuhay. And then suddenly, parang dialogue between God and the devil, parang kinukutya ng demonyo. Si Lord, ang Diyos, at sinasabihan na, ay nako, kaya lang mabuti ang tao yan, kaya lang sumusunod sapagkat masagana ang buhay niya. Maayos lahat, kasi binibiyaan mo. Ay nako, pag yan, nawala. Pag yan, nagdusa, nako, tatalikurang ka na niya. Ba, mabigat yung hamon na yan, ano? And then God permitted, hindi God willed na mangyari, hindi ginusto ng Diyos, hindi siya yung nagplano. But in a certain way, dito sa conversation, ang ginawa ng Diyos, o sige, kung sumusubukan ang aking alagad o ang aking taong sinasabing maayos at mabuti at matuwid, o sige, huwag mo lang papatayin, ha? Pero sige, subukan mo siya. At yun na nga, in the narrative about Job, lahat nawala. Hindi lamang nawala kung ano meron siya, nawala lahat ng kanyang pinahahalagahan, yung kanyang mahal sa buhay. Hindi na lang yun, ha? Pati yung integrity ng sarili niya, health, nawala, nagkasakit. Isipin ninyo yun, nawala lahat. No, sounds familiar po ba ngayon? Parang nawala ang lahat. At talaga namang dumaan sa pagsubok itong si Job. Eh, ito pa masaya.
Yun ang karanasan ni Job, may dumating pang tatlong kaibigan na pasusot. No, na imbis na tulungan si Job na maging matibay, ay talaga namang sinabihan pa si Job, ay kasi may kasalanan ka, kaya ka ganyan. Kaya nangyayari sa lahat ng yan sa iyo, ay galit sa iyo ang Diyos. At sa totoo lang, natutukso din naman nga ang tao talaga. No? Si Job, halos bumagsak na rin ang kalooban, halos sumuko na rin, halos sabihin na sa Diyos at magalit sa Diyos. At talagang nagsabi din naman siya ng kanyang hinaing sa Diyos. Pero maganda ang kwento niya na pagdating sa huli pa rin, nanaig pa rin yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Yung katibayan ng kalooban niya na magtiwala sa Diyos. Kaya ano nangyari? To the story, lumabas, mas lalo pa siyang biniyayaan ng Diyos pagkatapos. At di lang yun, mas naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Tignan niyo yun, yung kwentong yun. That's the story in the Bible na nagkukwento sa atin na yung karanasan pala ng pagsubok, yung karanasan ng sufferings. Diba? Happy, ha? Pwede palang maging daan ng kabanalan. Pagiging tapat sa Diyos. At napakarami niyan, no? If you want, we could go to the story of Daniel. No? Sinubukan din siya kung siya magiging tapat sa Diyos. Tinakot. Tinapon pa doon sa yungib ng mga leyon. Pero God protected him. So, mas lalong nangibabaw yung pagpapakita niya ng pagtitiwala niya sa Diyos. Ang dami niya. No? We will be tested like gold in fire. Ito yung minsan katotohanan ng sufferings. No, at lagi ko nga pinagbabalikan itong karanasan natin. Kaya sabi ko, sounds familiar ba yung kay Job? Isn't it that this experience of the enhanced community quarantine, hindi na lang tayo ito, halos buong mundo na ito, ha, is parang binibigay sa ating nawawala lahat bigla sa atin as if everything is being taken away from us. Ang dami ko nababasa, si Bill Gates, si Manny Pacquiao, ito sinasabi, no? Rich people saying that nasaan ang value ng ating mga pera? Nasa bangko, pero nasaan? Does it prevent us from getting sick? Mukhang hindi, ano? Some of the most powerful men, well, at least in our country, get sick. Also in other countries. Some of the richest persons, pwede rin palang magkasakit nitong coronavirus na ito, ano? And everything else. Whatever expensive things that we have, kalimitan, tinatanong ko nga, bakit ba tayo nabili ng mahal na bag? Kung itatago mo rin lang, para saan? Eh, pues, ngayon talaga, lalong natatanong natin, para saan lahat yan? Wala pa naman akong nakitang bag na napakamahal ay siyang pwede natin gamitin ngayon palaban sa COVID. Bali kung ating itasakob sa ulo natin. Hindi, ano? So, these are questions that come out. Pero, kung titingnan natin, if we look at the lesson of the Bible, aba, hindi pala ito basta-basta. This can be a path towards holiness. No? Kaya pala, itong karanasan ito, while others would see it as a punishment or maybe others would see it as a consequence ng kalukuhan ng tao, well, others see it otherwise. Why? Because others could see in it conversions. Ang daming dumalalim ang spirituality. Ako, lagi kong kinukwento eh, ako, lumalalim ako, ha? Sa karanasan ko, spirituality ko, yung pagmimisa na lamang. Ang hirap nga pala magmisa nang walang kaharap. Lalo't sa ngayon na sanay kang, ang daming nagsisimba. Pag bigla kang nagmisa nang wala kang kaharap, ang kaharap ko po ito, yan, telepono. Ang staff namin, nakakasawa din ang itsura na rin pala, pag araw-araw nakikita. Pero, bigla kang magmimisa, and then suddenly, nagdi-deepen yung Eucharistic spirituality ko. Bakit? Una, namimiss ko na ang mga tao. No? Parang, sabi ko talaga nga naman pala, when you say Mass, it is for everybody. Lumalalim kasi now I realize that the Mass is more than just kung gaanong karaming tao. Tapos hindi lang yun. Lumalalim ako na I can still go beyond the borders of a church because I know when I say Mass, it is Christ who says it for me. Ako'y pari lamang niya. So ang talaga nag-imisay siya. Siya rin nag-aalay. So ibig sabihin yung epekto nito higit pa. No? The physical absence of people does not mean as a community, as the body of Christ, we do not celebrate the Mass. We still celebrate. I celebrate the Mass for everybody. Ano yun? Sana,
No? Ganun talaga. Yung iba, nagigising sa pananampalataya. No? Biglang nagdadasalan. Ako, tontuwa dito sa amin sa Marinduque, no? Na parang biglang bumalik. Ngayon ko na naging karanasan yung dungaw. No? Na idinudungaw ang mga imahe ng santo tuwing alas 6 ng gabi. No? Naroon, may kandila. A reminder of their faith and their hope. Diba? Nagigindaan nga naman ang kabanalan. Ano? Yung iba nagdadasal sama-sama. Bigla na lang, sabi ko nga lagi yung kwento ko, eh, si Patrick Payton or Father Patrick Payton, he once said, the family that prays together stays together. Ngayon na bago na. Nagkaroon ng shift. The family that stays together prays together. Yun ang nangyari. And isn't this a path towards holiness, itong mga nangyayari? Pues, kasi nga, the Bible speaks about it. Pero may hindi pa dun tapos, may third pa pong consequence or katotohanan ng suffering in the Bible. Ano yun? Yung sinasabi kong expiation. An offering of the self. A self-emptying, but hindi lang para sa sarili. A self-emptying for others. An offering of the self, hindi pang sarili, kundi para sa iba. Ito yung mas mabigat na katotohanan ng suffering. No, and this is yung sinabi ni St. Peter in the first epistle or letter of Peter, chapter 1, verses 18 to 21. Doon sinabi, you were delivered not by anything else but by Christ's blood beyond all price. Yung pagkaligtas natin dahil sa pagdurusa, hindi natin, ha? Kundi ng iba. Pero hindi basta iba, kundi ang pagdurusa ni Kristo na ang naging kapalit ay ang kanyang sariling dugo. Isipin niyo yun. And this is in the Bible, ha? Even in the Old Testament, kaya nari yun yung tinatawag na suffering servant. No, yung nagdurusang alipin o ano, no? Isaiah chapter 52 verse 13 hanggang chapter 53 verse 12. No, kung gusto nyo, tingnan natin ano, sa Bible. Pakaganda nitong pagbasa na ito kay Isaiah, Prophet Isaiah. At yan yung basahin ko muna sa inyo para medyo may malakas ang dating, no? So, anong sabi dito? Yan, ang nagdurusang lingkod, yung pala ang title, ang nagdurusang lingkod, the suffering servant, sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagulat nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari kapag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang hindi nabalita kahit nakailan at mauunawaan ang hindi pa narinig ninuman. Maganda niyan. Huwag na natin basahin ng buo. Ang puntahan na lang po natin ay yung bahagi kung saan sasabihin para saan ang lahat ng karanasan niyang ito. Okay po. Puntahan natin. Yan. Verse 10. Punta tayo. Sinabi ni Yahweh, dito sa chapter 53, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y may isasagawa ang aking panukala. Nakita niyo yun, mga kapatid? It is just a simple realization na pwede palang mag-alay para sa iba. And suffering here is about that. The suffering servant, no, ang nagdudusang lingkod. Pero hindi doon natapos yan. No? Pag pumunta na tayo sa New Testament, mas lalong nagkaroon ng kahulugan itong suffering for others sa katotohanan na ipinapahayag ng ating Panginoon. Naalala ko yung gospel ng isang araw, yung hinango kay St. John, chapter 8 verses 1 to 11. Tandaan nyo yun? Yung nasa templo. Tapos may iniharap kay Lord na babaeng nakiapid, huli sa pakikiapid. Ang sabi, yun ay caught in the act. Ay kung isipin natin, there was already a reason for condemnation. And yet, ano sabi ni Lord? No? Pinatawad niya yung babae kasi sabi niya, sino man sa inyo walang sala, ay siyang bumato. Tapos pagdating sa huli, umuwi ka na at huwag ka na muling magkasala. So what does that show to all of us? That
The message of Christ is a message of love and mercy. Awa at habag, pag-ibig ng Diyos. Kaya ito yung pangunahing content ng message ni Jesus na ng Kingdom of God. Kaya nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang lahat, lalo na itong dapat natin pagnilayan pagdating ng Holy Week. Ano yun? Yung Misteryo Pascual, the Paschal Mystery of Christ, His Passion, Death, and His Resurrection. That if we go to the Gospels, if you want, Matthew chapter 27, verses 45 to 54, yung story ng Passion and Death ni Lord, ang lalim ano? At laging lumalabas doon, sa alinmang Gospel, yung salitang, siya'y walang sala. Pinagdadaanan niya ang lahat ng ito, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi para sa iba. And in fact, the realizations of some people around him was that. Actually, mabigat. Bakit? Everything he went through was for us, for sinners. No? Pagdating ho ng Biyernes Santo, no? Pag ating pinagnilayan na yung seven last words, ang lalim niyan. Lahat yan, yung suffering niya, yung hinaing ni Jesus, yun yung suffering servant, ay hindi naman niya kasalanan, eh ba't siya ang nagdudusa? Kasi nagdudusa siya para sa iba. Yung sigaw na lamang na, Eli, Eli, lema sabachthani. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Labas na labas ang pagkatao ni Jesus doon. Dahil ramdam na ramdam niya yung sakit. Hindi na lamang yung physical, ha? Kundi pati siguro yung psychological. Dahil parang abandonment ang nangyari sa kanya, eh. Dami niyang naniwala, tapos ito na lang siya, oh. Nag-iisa doon sa krus. Dalawa pang magnanakaw ang katabi. So, yung kanyang hinaing na yun. The seven last words are expressions of the suffering that he experienced. Babalikan natin. That he experienced not for himself, but for others. At napakaganda, no? If you go back to the Liturgy of the Hours, yung fourth week, Saturday of Lent, no? Fourth week of Lent, Saturday. Doon yung meron silang ginamit sa Office of Readings na kinuha sa Gaudium et Spes. If I'm not mistaken, Numbers 37 to 38 yun. At yun ay pagbinasa mo, ang ganda, no? A reflection on this reality na it is all about all human activity is to find its purification in the Paschal Mystery. Yun yung katotohanan nito. That also in the Bible, it speaks of suffering. At hindi basta suffering, suffering for others. So, pag tinignan natin ito, God tells us, He's not sleeping. Suffering is a reality that we all experience. And not only do we all experience it, but it is a reality that one, it is a consequence. No? Our humanity is talagang kabahagi niyan yung ating pagdurusa. Walang complete joy, eh. Laging tayong magkakaroon ng karanasan minsan pag nawala yung mahal natin sa buhay, there is suffering. There's pain. Pag nagkasakit tayo, no, karanasang pantao na yan. It may not be a punishment, but it is a consequence for our humanity. Second, it is a path to holiness. Ito'y malinaw sa salita ng Diyos, tulad nung binanggit ko kanina. Hindi ba natin nagiging karanasan ito ngayon? That this can be a path to holiness. Pwede naman maging path din naman ito ng frustrations, no? At desperation. Ha? Well, it can really happen if we don't have faith. And yet, here we are. We are given these moments so that we can find a path to holiness. Pero hindi pa doon natatapos, ha? Ito palang suffering can also be used to be offered for others. At minsan, ito yung naalala ko bigla. No? Ewan ko, nung ako ay batang pari, hindi pala, seminarista. I would always remember my spiritual director, nasa Spain noon, si Father, si Don Tomas Belda, Prelature of Opus Dei. I would always remember him giving me an instruction about confession. Na pag ako'y naging pari, especially for sins that are very grave, one of the things that I should learn how to do, alam niyo kung ano po, pagkatapos mangumpisal ng tao,
I should lighten his penance by doing what? By offering sacrifices for that person. Kinakailangan, pagkatapos ng kumpisan ng taong yon, kailangan tulungan ko siyang magkarga nung bigat nung kanyang nagawang kasalanan. No, kaya noon sabi ko, sana ay huwag masyadong marami ang mag-umpisal na mabigat na kasalanan. Kasi yun natutunan ko. And for so long, I really was doing that. Nitong huli, medyo na, na parang nalimutan ko na. Kasi mula nung maging obispo ko, parang kumaunti ang nag-umpisal sa akin. And yet, binalik sa akin ng panahong ito. And somehow, I remember that. No? As a priest, I have to really offer sacrifices for the people I serve. The experience of people who hindi naman gusto ang ginagawa. Ginagawa, bakit? Kaya ako ginagawa ay para sa mga anak ko. Kita niyo yun? Isn't that a sacrifice? Nagsasuffer ka because siguro ang dami mong pangarap sa buhay, hindi mo nagawa kasi nagkaroon ka na ng pamilyang iyo. Pero ginagawa mo pa rin, bakit? Because you're doing it for them. Ito'y katotohanan nating lahat. Ano po? So, kung ating titingnan, tutulog nga baga ang Diyos. No? Eh, palagay ko po ay may sagot dyan. Yung sagot nga ang tanong din ng isang batang ganyan yun. Natutulog ka naman ng Diyos. Ibig sabihin, He does not really sleep. That question is a question na sa katotohanan ng Diyos, hindi siya talaga matutulog. Ito'y nakabase sa karanasan nating lahat. So what is now the invitation for all of us in the midst of suffering? To realize God is still here. God is with us. He's not asleep. He's not an absentee God. This experience now calls for us certain responses. O tugon. One, it is a call to love. Second, it is a call to commitment. Third, it is a call to faith. Fourth, it is a call to trust. And fifth, it is a call to surrender. If we really want to see suffering in this light, na ito'y katotohanan natin kasama ang Diyos, one, we have to make this realization. At napakaganda po ng halimbawa ng ating mahal na ina, the Blessed Mother, no matter how they question her importance, she is an exemplar of a response to suffering. Isipin niyo po, hindi pa naisisilang ang Panginoon. Bata pa ang Lord, ay alam na niya magsasuffer siya. Ha? In Luke chapter 2, verse 35, noong sa templo nakaharap niya yung matandang, ang pangalay si Simon. Tontuwa, nakita yung bata. At sinabi pa nitong matandang ito na pwede na daw siyang mamatay at nakita na niya yung pinangako ng Diyos. Pero hindi pa natapos doon. Nang hula pa. Ano yung hula? Sinabi kay Mama Mary, yung batang yung magiging dahilan ng kanyang hapis. Mabigat na paghapis kasi parang tatarakan ng mga balaraw ang kanyang puso. And is it true? All her life, she was a witness to this reality. Na ito nga at ikaw ang nanay ng magiging tagapagligtas. Sinabi naman anak ng kataas-taasan ang isisilang mo. Ay, sa kanilang nakakitang anak ng kataas-taasan ay hindi na nga, mga anak ka na, hindi ka pa makakita ng titigilan. Suffering. Tapos nung may anak mo, persecution naman. Gustong ipapatay ni Herodes. So anong ginawa ninyong mag-anak? You had to travel, you had to migrate to a place where you did not know anybody. She stood by her God during that time. Tapos di pa doon natapos, no? Pagdating doon sa public life ni Lord, yan na, tagasunod na siya ng kanyang anak. Ay lalo na nitong panahong pagdating sa kanyang pagdurusa at kamatayan. At the foot of the cross, he stayed faithfully. Sabi ko nga, pag nakakakita ko ng ina na nasa harap ng kabaong ng anak, ako'y hapis na hapis kasi kitang-kita ko yung hapis na nararamdaman ng magulang. Just the other day, listening to the mother of one of the crew, member nung eroplanong nasunog sa naiya. Ako'y hapis na hapis ng Mary kasi yung mother, the pain and suffering that she must have experienced. Well, the Blessed Mother had that same experience. At mas maigpit, hindi basta-basta naman namamatay yung anak niya. Nakita niyang nagdurusa. And yet, she was there.
was she, ewan ko, parang nagwawala. Malamang hindi. Kahit siguro there was suffering, she was at peace. Why? Because it was her response to suffering. Why? First, because she loved God. She loved her son. And she knew this was what her son had to do. Alam niya ito eh. Kasi lagi pinapahayag ng kanya ding anak ito. At kahit masakit sa kalooban niya, mananatili siyang mapayapa sa paanan ng kanyang anak sapagkat ito ang dapat gawin ng anak niya. Tinanggap niya. It was a response of love. It was also a response of commitment. That from the very first time that she accepted the message of the angel Gabriel, she stood until the end. It's a commitment. It was also an act of faith. An act of faith. Na yung kanyang anak, ay ang anak ng kataas-taas ay nasa krus. And she knew it will never end there. Why? Because I see it, na sigurado ako si Mama Mary naniniwala na ang kanyang anak ay muling mabubuhay. Yun ang hindi pinagdudahan ng mahal na ina. So, it's not only an act of faith, it's also an act of trust. Nagtiwala siya sa Diyos Amay. And it was an act of surrendering herself. At kung ating titingnan, ang daming ganyang halimbawa, ano po? And it's interesting how this is the same invitation right now. No, and tuloy, nababalikan ko tuloy yung kwento ni St. Peter, eh. Kaya magandang example ni St. Peter, eh. From the Gospel of John, chapter 21, verses 15 to 21. If you would remember that, ako medyo apektado doon sa usapang yun ni Lord. Eh. Lagi ko kinukwento sa mga tao. No? Ito ay si Lord at saka si Peter. Resurrected Lord na ito. Nagharap sa tabing dagat. No? At ewan ko, pero yung mga babae, normal na normal sa mga babae, mga BFFs. Yeah, mga magsabihan ng, I love you, I miss you. Hi, friend. How are you? Tapos pagpapaalaman na, friend, love you. Ay, nako, normal na normal. Pero ito isipin nyo, dalawang lalaki ang nag-uusap dito, ha? Balbas siguro, balbas sarado pa siguro dahil ito mga picture natin sa kanila. Lord and St. Peter, tapos ang tanong ni Lord, Simon, son of John, do you love me? Ba. Pag dalawang lalaki na nagtanungan ng ano, mabigat na yan. It's a deeper intimacy ang pag-uusapan kasi lalaki na ang tanong eh, mahal mo ba ako? At alam naman natin ang kwento, no? 3 times, Peter answered, yes, Lord, I love you. Alam niyo, isn't this also the question that we are being asked right now? Mahal mo ba talaga ako sa karanasan mo ngayon? Mahal mo ba ako? Eh kung mahal mo ako, ang sabi kay Peter, then feed my sheep. Eh ito, mahal mo ba ako sa karanasan mo ito? O di magtiwala ka sa akin? And this is one of the beautiful calls that we are receiving right now. Pentecost, the birth of the first Christian community. Nagtago silang lahat, dala ng takot. No? But because of the Holy Spirit, nangibabaw na ang tapang lakas ng loob. No? So balik tayo dito sa katotohanan ng sufferings. We may hide in fear. Totoo naman yun eh. Tatakot talaga tayo, karanasan nating tao yan. Sabi ko nga sa'yo, bunga na yan ng ating pagkatao na dahil nung kasalanang una. Tatakot tayo, mahihiya. It will sometimes feel that we are being overcome by them. But, balik tayo. But with faith, we can overcome them. Our faith in God, our trust in His goodness. No? Kung inyong iisipin, di ba, yung sinabi ko, tatlong consequences of the first sin, pride, fear, and shame, punishment, kung inyong titingnan, with suffering, nababawi. Nababawi eh, because it is with the response of faith, trust, surrender, commitment, and love, itong karanasan ng pagsubok, nagiging pagbawi, nagiging daan ng kabanalan. Una, nawawala ng halaga ang pride, ano? Yun ang isang nakakatuwa sa panahong ito, eh. We suddenly lose powers and entitlements, no? Ako, at least ako bilang obispo, ang karanasan ko, lahat ng gusto kong gawin simbahan, ipinagpapaalam ko pa.
And not just on any, sa gobyerno pa ako nagpapaalam. And it takes humility to do that sometimes because parang feeling mo, akin na itong mundo, di ba? Lagi niya sabi, separation of state and church. And yet, here we are now. And I admit na sometimes it's hard, but I have to accept. And it is a fight against pride. And everybody would like to do their own thing. No, hindi po ba? Kaya lang, because this is a battle of humanity against a sickness, tingnan ninyo. If we act with faith, ang isang natatanggal is pride. Then we become humble enough. Humble enough before others, but most especially humble enough before God. To have enough humility to face God. Tapos tingnan ninyo. Di ba ito yung ano din? About fear and shame sometimes. Bigla na lang with this experience, we're given a chance to fight against it. Against fear. How? By living in faith and trust in God. So we do whatever we can, but after that, ano pa bang mayroon? Wala na, ano ho? So where do we go? If not to our God. Minsan, hindi nyo makita ang inyong pamilya, no? Nasa Pilipinas kayo, ang anak mo nasa abroad, nurse pa at doktor, frontliner. Wow. Ako magulang, matatakot talaga ako. But you can overcome fear by what? Praying for them. Entrusting them to God. At ito yung moment. And not only do we entrust them to God, we even offer sacrifices for them to our God. Tignan nyo? Yung disorder na lalikha ng kasalanan. Ibabalik din naman pala eh, no? Sabi nga nung iba, you know, with what is happening right now, nakakapahinga daw ang ating kalikasan. Ah. Tayo, mga stewards of creation. At times, we are the ones who abuse creation. We are the ones who put creation into danger because of our foolishness, our pride. Bigla na lang, yan. Sige, anong gagawin mo ngayon? Wala, no? Pahinga bigla siya, no? Hindi na magamit ang kotse, no? Minsan, yung makakita nating pictures, biglang yung dagat, kulay blue na, oh. Skies are blue. You can see the stars. Siguro dahil ang laki na ng nabawas ng pollution since the start of this quarantine. Wow. Kita nyo po. And we are being reminded, we are to take care. At siguro magandang paalala to sa atin. The human greed that has existed and has put this world into danger is now being controlled by this situation. At pinapaalala sa atin that we can. And we should not let our greed be the better of us as human persons. As a humanity, we have to go back to that basic principle of God entrusting this world to us. We are to use it, but we are not, and we should not destroy it. We should take care of it. So ito na, kita nyo? So natutulog ba ang Diyos? Ah, palagay ko po hindi. Parang ang linaw, God is more present pa nga now. At hindi lang more present, God is more active. So mga kapatid, ito lang yung napakasimpleng pagninilay na gusto kong dalhin sa inyo. At siguro tapusin natin to with simple questions. As you go to wherever you have to go and do whatever you have to do, in prayer, ask this question. So ano? Natutulog nga ga ang Diyos? O baka naman tayo ang tulog, hindi siya? Natatakot po ba tayo? Wala po ba tayong pananampalataya? Remember the challenge of Pope Francis in his Urbi et Orbi the other day. Tapos, sunod na tanong, mas lalo kayang lumalim ang ugnayan natin sa Diyos, ang ugnayan natin sa mga mahal natin sa buhay, ang ugnayan natin sa ating kapwa, o sarili muli ang nangingibabaw. Sunod na tanong, ano ba nakikita natin sa lahat ng karanasan ito, ng pagsubok? Ang misan ay pagkatakot. Lumago po ba tayo kaya sa ating kabanalan? Sunod na tanong, sa tingin po natin, may kailangan po kaya tayong baguhin sa ating sarili, sa ating paligid, sa mundo natin? Alam po ba natin
na pwede nating makiisa o makiisa tayo kay Kristo sa ganitong karanasan. Singit ko lang ho, remembering the agony nga in the garden, no? When Christ was already experiencing stress, yung distress and suffering na makikita, natatanggapin niya, anong hiniling niya? Pumarin na muna kayo, kung may samahan yung magdasal, tinulugan naman ito mga alagad. Well, maybe this time, huwag na tayong matulog muna, no? Samahan muna natin siya and offer the experience. I-unite natin sa experience ni Christ. Tapos itong tanong, huli, eh para saan kaya o kanino mo gustong ialay ang mga pagsubok sa buhay mo? Tandaan nyo ha, may value yung suffering mo if you offer it for others. And maybe, ha, may gusto kang taong magbago, pag-alayan mo ng pinagdadaanan mo. May gusto kang taong sana'y makapagpatawad, it's the time for us to pray. A sinner who has lost his way, there is great hope in God. But you, tayo, maybe we need to offer something for them too. Not just a prayer, but the experience that we have right now. The experience of trials and sufferings and tribulations. So mga kapatid, sa mga tanong na ito, sana mapagnilayan natin mabuti ang karanasang ito. Natutulog ga ang Diyos? May sagot na po ba kayo dito? So with this, let us end this with a prayer. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, mapagmahal naming Diyos, sa pagkakataong ibinigay mo muli sa amin upang mapagnilayan ang katotohanan ng aming buhay sang-ayon sa inyong mabuting salita, sa inyong katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataong ibinibigay mo katulad nito. Pero salamat din po sa lahat ng biyayang meron kami ngayon. Salamat po na kami naninatiling buhay, kami nananatiling may pagkakataong magbalik loob sa inyo, mag-alay sa inyo. Sa gabi pong ito o sa araw na ito, huli po kaming lumalapit sa inyo. Hindi lamang nagpapasalamat, kundi nagtitiwala sa biyaya ng inyong awa at habag. Tulungan niyo po kaming lahat. Bahala na po kayong magbigay ng lunas sa suliraning kinakaharap ng mundo ngayon. Sa suliraning kinakaharap namin bilang mga anak ninyo. Kami nagtitiwala sa kabutihang loob ninyo. At kami po ngayon nag-aalay sa inyo. Na mula ngayon at sa mga susunod pa, pagsusumikapan namin maging kaisa mo at maging mabuting mga anak ninyo. Ang lahat po ng panalangin ito ngayon ay muli naming iniaabot sa inyo sa pamamagitan ng inyong mahal na anak na aming Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo. Kayo po'y iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At sa inyo pong lahat, ang lagi kong paalala, always be blessed and be a blessing. Ingat po kayong lahat.